Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, shoutout muna tayo sa mga subscribers natin kila Ever Jerones at kay Hera Joy Genia. Salamat po sa inyong suporta. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe na sa aking channel. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos kagaya nito. At simulan natin ang kwento. Noong taong 10,000 BC, ang tribo na kilala bilang Yagols ay nahihirapang mabuhay dahil naging napakahirap humanap ng mga mammoth para manghuli ng pagkain, buto, at balahibo. Araw-araw ay gumigala ang kanilang mga mangangaso mula sa tribo upang maghanap ng pagkain, at isang gabi ay bumalik sila kasama ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Evolet. Habang hawak ang kanyang namatay niyang ina, at ang mga mangangaso ay humanga sa kanyang matingkad na asul na mga mata, na hindi pa nila nakikita noon pa. Ang salamangkero ng tribo, na kilala bilang matandang ina, ay naghahatid sa mga espiritu upang ibahagi ang isang propesya. Ang mga demonyong may apat na paa ay darating sa kanilang lambak sa araw ng kanilang huling pangangaso. Isang makapangyarihang mandirigma ang babangon mula sa pangangaso na ito, nakukuha kay Evolet bilang kanyang asawa, at sama-sama nilang aakayin ang tribo sa isang bagong buhay na wala nang magugutom. Gayunpaman, ang pinuno ng tribo ay hindi naniniwala sa hula at nais na makahanap ng isang alternatibong paraan upang pakainin ang kanyang mga tao sa halip na maghintay para sa isang pangangaso na maaaring tumagal ng maraming taon. Bago umalis, binigay niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Tik-Tik ang banal na puting sibat at hiniling sa kanya na protektahan ang kanyang anak na si Delay. Pagkaalis ng pinuno, sinimulan bulihin ng mga bata si Delay dahil sa pagiging anak ng isang duwag na umabanduna sa tribo. Pinatigil ni Tik-Tik ang pag-aaway at paalalahanan ang mga bata na huwag magsalita ng ganoon tungkol sa kanilang dating pinuno. Nagsimulang gumugol ng oras si Delay sa kanyang sarili at sinamahan siya ni Evolet dahil naiintindihan niya kung gaano kahirap ang mag-isa dahil pinatay ng may apat na paa na demonyo ang kanyang mga pamilya. Naantig sa kanyang kwento, ipinangako ni Delay na hindi na niya hahayaang siyang mag-isa muli. Lumipas ang mga taon, si Delay at Evolet ay gumugol ng napakaraming oras na magkasama kaya nagsimula silang umibig sa isa't isa. Nang dumating ang oras para sa huling pangangaso, sinabi ng batang bako na nasa hustong gulang na si Delay na ang matandang ina ay sigurado na ang araw ng propesya ay dumating na at ang lahat ay naniniwala na si Karen ay mananalo sa kamay ni Evolet. Naputol ang kanilang pag-uusap ng nasa hustong gulang na si Evolet nang bigyan niya si Bako ng pagkain para makapaglakad sila kasama si Delay. Nag-aalala si Evolet na baka masyadong magaling si Karen para talunin at hiniling niya kay Delay na sabay na tumakas, ngunit tumanggi si Delay na tumakbo tulad ng ginawa ng kanyang ama at nangakong mananalo sa pangangaso. Sa sandaling iyon, ibinalita ni Bako na dumating na ang mga mammoth. Ipinaalala ni Tik-Tik sa mga mangangaso na ang makapatay ng mammoth ay aangkinin ang puting sibat at magiging bagong pinuno bago sila patnubayan sa bukid. Dahan-dahan silang sumilip sa kawan at si Tik-Tik ang unang nakahanap sa unang mammoth, kaya sinimulan niya itong sigawan para takutin ito. Kinokopya siya ng ibang mga mangangaso at nang magsimulang tumakas ang mga mammoth, sinusundan sila ng mga mangangaso. Isang partikular na malaking mammoth ang sumusubok na tumakbo sa isang makitid na daanan at nahuli ito ng tribo sa isang lambat bago siya hinagisa ni Kare ng kanyang sibat, ngunit hindi ito tumama. Inalog-alog ng mammoth ang katawan nito hanggang sa makalaya ito at patuloy na tumakbo habang nakadikit ang lambat sa kanyang paa, kaya sinabihan ni Tik-Tik ang mga mangangaso na bitawan ang lambat dahil masyadong malakas ang halimaw. Naipit ang kamay ni Delay sa lambat at hindi mabitawan, kaya kinaladkad siya ng mammoth. Sa kalaunan, ang lambat ay naipit sa ilang mga bato at ang mammoth ay napalaya ang sarili at pagkatapos ay nagsimulang mag-charge papunta kay Delay. Naiwasan ng binatilyo ang mga pag-atake at pinalaya ang kanyang kamay upang ihagis ang kanyang sibat, ngunit ang kanyang paghagis ay nagpapagalit lamang sa mammoth. Pagkatapos ay nakahanap si Delay ng isa pang sibat, ngunit ang isang ito ay naipit sa mga bato, kaya sinubukan niyang tumakbo pabalik. Hinabol siya ng mammoth at hindi sinasadyang pumasok sa sibat na tumusok sa puso nito at naging sanhi ng pagkahulog nito sa ibabaw ni Delay. Ang tribo ay agad na dumating upang iligtas siya at binabati siya sa pagpatay sa isang mammoth ng mag-isa na wala pang nakakagawa simula noon. Inabot sa kanya ng
ng matandang ina ang puting sibat kasama ang kamay ni Evolet. Ang mammoth ay dinala upang kainin at ang tribo ay nagtanghal ng isang pagdiriwang, ngunit si Delay ay nalulula sa pagkakasala dahil ang pagkamatay ng mammoth ay isang aksidente. Humingi siya ng payo kay Tik-Tik dahil masama ang pagsisinungaling, ngunit ayaw niyang mawala si Evolet at ipinaalala sa kanya ni Tik-Tik na hindi paraan ng Yag-Al na ang kinin ang puting sibat na may bahid ng kasinungalingan. Kinagabihan, sinabi ni Delay kay Evolet na ibinalik niya ang sibat kay Tik-Tik ngunit mahal pa rin niya ito at gusto niyang makasama ito. Nakalulungkot na nakita ni Evolet na ibinigay ni Delay ang sibat bilang pagsuko sa kanya at umalis. Kinaumagahan, ang tribo ay biglang sinalakay ng mga demonyong may apat na paa na lumabas na ang mga mangangabayo pala ito. Hinuli nila ang lahat ng malalakas na tao para gawing alipin at pinapatay ang sinumang maglalakas loob na hominin sila. Nagtago si Bako sa isang kubo at walang magawa kundi panuurin kung paano pinatay ng One Eye ang kanyang ina. Nakatulog si Delay sa labas ng tribo upang harapin ang kanyang pagkakasala at nagising sa hiyaw, kaya agad siyang lumapit upang tumulong. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tik-Tik dahil wala silang laban sa kanila. Napansin ng pinuno ng mga rider na kilala bilang warlord ang kagandahan ni Evolet at nagpas siyang kunin siya para sa kanyang sarili. Pagkaalis ng mga mananakop kasama ang isang grupo ng mga bagong alipin, sinisikap ng mga nakaligtas na pangalagaan ang natitira sa tribo. Nagpas siya si Delay na gusto niyang sundan ang mga mananakop at tinanggap ni na Tik-Tik at Karen na sumama sa kanya. Gusto rin ni Bako na pumunta at sinabihang manatili na lang dahil bata pa siya. Gayunpaman nang umalis ang tatlo, si Bako ay lumabas at sumama pa rin sa kanila na nagpapaliwanag na wala na siyang pamilya. Pagkatapos maglakad ng ilang milya, nakakita sila ng isang bungkus ng mga bato na nagpapahiwatig na may nagsunog doon at isang piraso ng kwintas ni Evolet na nagpapatunay na sila ay nasa tamang landas. Habang lumalakad sila, ang grupo ay tinamaan ng isang bagyo ng niyebe at dahil ang matandang ina ay sumusunod sa kanilang mga espiritu, naramdaman din niya ang lamig. Ang mga mangangaso ay nagawang makaligtas sa bagyo ng niyebe, ngunit nagising sila ng matuklasan na nasira ng niyebe ang lahat ng mga bakas na iniwan ng mga nakasakay sa kabayo. Naglakad sila ng maraming araw at gabi, at nagsimula silang magtaka kung sila ay naliligaw. Samantala, natuklasan ng One Eye na nagiiwan si Evolet ng mga bahagi ng kanyang kwintas, at nang tumanggi siyang ibigay ito, hinampas ng warlord ang kanyang mga kamay para masira ang kanyang determinasyon. Maya-maya, dumaan ang mga mangangaso sa lugar na iyon at nakita ang kwintas na puno ng dugo sa lupa. Nag-alala si Delay sa buhay ni Evolet ngunit sinabi sa kanya ni Bako na baka naiwala lang niya ito. Sa sandaling iyon, napansin nila kung paano lumilipad ang mga ibon palayo sa kagubatan sa takot, ibig sabihin, ang mga mananakop ay pumunta sa ganoong paraan. Ang kagubatan ay puno ng mga mapanganib na nilalang, at nang kunin ng isang misteryosong hayop ang isa sa mga mananakop, hinahagupit ng warlord ang lahat para mas mabilis silang kumilos. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Delay ang bahagi ng armor ng nawawalang rider sa lupa na nagpapahintulot sa kanya na sundan ang isang trail patungo sa kampo ng mga mananakop. Gustong salakayin ni Delay ang kanilang kampo, ngunit sinabihan siya ni Tik-Tik na ito ay isang kaayla hilakbot na ideya dahil ang mga mananakop ay nagbabantay at sila ay mahuhuli, kaya dapat silang maging maingat. Kinabukasan, si Evolet ay ginising ng One Eye na sinusubukan na pagsamantalahan siya. Agad na dumating si Delay para patumbahin siya at muli silang nagkita ni Evolet. Ngunit nag-ambala sila nang biglang magulat ang mga kabayo dahil sa isang bagay na nakita nila sa kakahuyan. Dinala ni Delay si Evolet at habang naghahanda ang mga mananakop na umalis, napansin ni Warlord na wala na ang kanyang paboritong babae. Sinasamantala ni Delay ang pagkagambala na ibinigay ng mga kabayo at kasama si Evolet sinimulan nilang palayain ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Ngunit nakita sila ng One Eye at sinimulan silang habulin. Habang tumatakbo sila, nakasalubong nila si Tik-Tik at ang iba pa, at sa kasamaang palad, nahuli ng One Eye si Karen. Ang paghahabulan ay biglang naputol dahil sa pag-atake ng mga malalaking ibon. Habang ang mga mananakop ay nakikipaglaban sa mga malalaking ibon, si Bako ay umakyat sa isang puno at sinubukan ni Tik-Tik na ipagtanggol ang sarili, ngunit nasugatan siya nito. Sinubukan ng grupo na magtago sa gitna ng mga puno at ipinangako ni Delay kay Evolet na babalik siya sa lalong madaling panahon bago siya nagmamadaling lumabas upang gambalain ang mga ibon palayo kay Bako. Nagsimula habulin ng mga malalaking ibon sa kagubatan at umakyat si Delay sa isang bato upang maabot ang ulo ng malaking ibon sa itaas at batuhin ito. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa lugar ng kawayan,
kung saan ginamit niya ang isang bamboo stick bilang sibat upang patayin ang isa pang ibon. Habang abala si Delay dito, sinasamantala ng mga mananakop ang pagkakataong makuha si Nabako at Evolette. Bumalik si Delay at nakitang duguan si Tik-Tik ngunit buhay pa rin. Agad siyang gumawa ng papag para buhatin si Tik-Tik habang sinusundan niya ang mga mananakop habang dumadaan sa savanna, huminto lamang para kumain at matulog. Sa unang gabi, gumawa ng apoy si Delay at ginagamot ang mga sugat ni Tik-Tik habang humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakinig. Pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng pagkain si Delay dahil tumatakbo siya sa dilim, hindi sinasadyang nahulog siya sa isang hukay, at nawala ng malay. Bumalik sa tribo, sa lalong madaling panahon nagising ang matandang ina na may mga pangitain sa isang kakilakilabot na mangyayari. Nang gabing iyon ay umuulan ng malakas at napuno ng tubig ang hukay. Ginising ng ulan si Delay at napansin niya ang isang tigre na may malalaking ngipin na kasama niyang nalaglag sa hukay. Sa una, iniisip ni Delay na patayin ito. Ngunit pagkatapos ay naawa siya dito at nagpa siya na palayain ito habang hinihiling niyang huwag siyang kainin. Nilapitan ng tigre si Delay upang amuyin siya ngunit umalis nang hindi umaatake. Ito ay nagpapahintulot sa matandang ina na makatulog muli nang walang pag-aalala. Umakyat si Delay mula sa hukay at muling nakipagkita kay Tik-Tik na bumuti na ang pakiramdam. Nakarinig siya ng pag-atake sa kabilang burol at nakita niya ang usok sa di kalayuan, kaya nagpa siya ang dalawa na mag-imbestiga. Dumating sila sa isang maliit na nayon na sinalakay din ng mga mananakop. Sa sandaling makahanap sila ng pagkain, nagsimula silang kumain, ngunit bigla silang napalibutan ng mga armadong tribo na nakatira dito. Tila papatayin na ang dalawa, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang tigre dahilan upang umatras ang tribo. Ang tigre ay lumapit kay Delay at kung saan nakilala niya ito at tinulungan, bago umungol sa mga lokal dahil sa pangahas na pagbabanta sa kanya. Pagkaalis ng tigre, ibinaba ng mga lokal ang kanilang mga armas at inanyayahan sina Delay at Tik-Tik na kumain. Ang kanilang pinuno na sina Kudo ay naiintindihan ang kanilang wika at ipinaliwanag na natutunan niya ito mula sa isang lalaking kamukha ni Delay. Ibig sabihin, dumaan ang kanyang ama sa lugar na ito dati. Gustong malaman ni Delay kung saan hahanapin ang kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad, dinala rin siya ng mga mananakop at wala pang nakatakas sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita sa kanila ni Nakudu ang ilang mga kwadro na nagsasabi ng isang propesya tungkol sa isang tao na maaring makipag-usap sa tigre at magpapalaya sa kanilang mga tao na maliwanag na tumutukoy kay Delay. Nagpapadala si Nakudo ng mga salita sa ibang mga tribo, ngunit pakiramdam ni Delay ay hindi niya kayang mamuno. Para gamaan ang pakiramdam niya, ipinaliwanag ni Tik-Tik na hindi siya pinabayaan ng kanyang ama, umalis siya para maghanap ng mas magandang buhay para sa tribo, kaya bahala na si Delay kung susundin niya o hindi ang kanyang mga mithiin. Kinaumagahan, bumalik ang mensahero at ipinaalam sa kanila na ang ibang mga tribo ay sinalakay din ng mga mananakop. Gusto silang sundan ni Tik-Tik at hiniling ni Nakudo sa kanyang mga tauhan na maghanda para umalis. Habang nagpapaalam ang lahat sa kanilang mga pamilya, napansin ni Delay na nag-iisa si Nakudo at ipinaliwanag ni Nakudo na pinatay ng mga mananakop ang kanyang asawa at kinuha ang kanyang anak na si Tudo. Speaking of Tudo, nakilala niya si Bako habang kinakaladkad sila ng mga mananakop at mabilis silang naging magkaibigan. Nang huminto ang grupo para magpahinga, sinubukan ng One Eye na painumin ng tubig si Bako, ngunit tumugon si Bako sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. Agad na tumalo ng One Eye sa kanya upang patayin siya, kaya hiniling ni Evolette sa Warlord na pigilan ito. Hindi makatanggi ang Warlord sa kanya at pinigilan niya ang One Eye para mapahinto siya. Naikinagalit ni One Eye at muntik na siyang bumunot ng kanyang espada. Gayunpaman, alam niyang hindi niya masasaktan ang pinuno sa ngayon at nangangako ng paghihiganti mamaya. Bumalik kay Delay, umalis siya sa nayon kasama ang iba at laking gulat niya nang makitang marami pang tribo ang naghihintay sa kanila dahil lang sa narinig nilang dumating na ang dakilang pinuno. Ang grupo ay nagsimula ng isang mahirap na paglalakad nang hindi humihinto sa pagtulog o pahinga at bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas maraming tribo na sumama sa kanila. Sa kalaunan, nakarating sila sa ilog at natuklasan na ang mga mananakop ay sumakay sa bangka na puno ng kulungan kasama ang mga alipin. Hindi mapigilan ni Delay na sumigaw sa pangalan ni Evolette at sa sandaling marinig niya ito, ipinakita ni Evolette sa iba na darating si Delay para iligtas sila. Ang mga bata ay nasa sabik na makita ang napakalaking grupo ng mga mandirigma, ngunit agad silang pinatahimik ng mga mananakop. Dahil hindi nila masundan ang mga aktwal na bangka, huminto ang mga tribo upang talakayin ang kanilang mga pagpipilian. Sinasabi ng kwento na ang ilog ay gumagalaw na parang ahas sa buhangin
at ang mga alipin ay dinadala sa mata ng ahas na namamalagi sa ilalim ng araw na hindi gumagalaw sa ilalim ng buwan. Ang tanging paraan na walang mga bangka ay sa desyerto, ngunit walang kayang maglakad ng ganoon kalayo. Tumanggi si Delay na sumuko at ginabayan ang mga tribo sa desyerto, nangako na makikita niya ang mata ng ahas. Ilang araw na naglalakad ang mga tribo, pakiramdam nila naliligaw na sila. Pagkalipas ng ilang araw, tumingin si Delay sa langit at napagtanto na ang mata ng ahas ay tumutukoy sa North Star, kaya kailangan nilang maglakbay sa gabi upang magamit ito bilang gabay. Samantala, ang matandang ina ay hindi na nakikipag-usap sa sinuman at nananatili na lamang sa kanyang pwesto, naghihintay ng tamang sandali upang matapos ang kanyang tungkulin. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nahanap na ng mga tribo ang destinasyon ng mga mananakop, isang lugar na kilala bilang Mountain of the Gods. Ilang araw na nakalipas, dumating ang mga alipin at kung saan pinagtrabaho sila para patayuin ang pyramid para sa isang maunlad na sibilisasyon. Ang mga lalaking ito ay nagawang gawing alipin din ang mga mammoth. At tinatrato sila ng walang paggalang na ikinagalit ni Nabako at Karen. Sa tuwing maririnig nila ang isang trumpeta, dapat lumuhad ang lahat para tanggapin ang pinuno na kilala bilang ang makapangyarihan at ang kanyang mga pari. Ngayon ang makapangyarihan sa lahat ay hindi nalulugod sa kung gaano kabagal ang paggawa ng lahat, kaya inutusan niya ang mga pari na mag-alay ng isang alipin bilang parusa. Ang isa sa mga kaibigan ni Karen ay itinapon sa labas ng gusali, na agad na namatay. Samantala, nagsimulang mawala ng pag-asa si Delay dahil kahit magkakasama ang lahat ng mga tribo, hindi sapat ang kanilang bilang upang salakayin ang mga mananakop. Gayunpaman, sinabi ni Tiktik na kung sakaling mapasama natin ang mga alipin sa laban, mas magiging marami sila. Nang sumasapit ang gabi, pumuslit sina Delay at Nakudu sa kulungan ng gusali upang tingnan ang mga alipin. Habang muling nagkita si Nakudu at ang kanyang anak, tinanong ni Delay si Bako tungkol kay Evolet. Sinabi nito na nasa ibang gusali ang mga babae. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Delay kay Karen dahil nahuli siya, ngunit naniniwala na si Karen sa hula at nanunumpa na susundan si Delay hanggang sa wakas. Isang alipin mula sa ibang tribo ang nagprotesta sa presensya ni Delay dito dahil malalagay niya ang lahat sa problema, at wala siyang pakialam kung gaano karaming mga sibat ang mayroon siya dahil ang mga sandata ay hindi makakapatay ng isang Diyos. Sinabi sa kanya ni Nakudo na may mga kapangyarihan si Delay na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga tigre at agad siyang ipinakilala ng mga alipin sa isang bulag na lalaki na itinatago nila sa ilalim ng lupa. Ang bulag na ito ay dating naglingkod ng Diyos Diyosa na tumakas at alam niya na ang pinakakinatatakutan ng Diyos Diyosa na ito ay ang marka ng mga ngaso na kumakatawan sa pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan. Kung walang marka si Delay, hindi niya mapapatay ang makapangyarihan. Sa sandaling iyon, narinig nilang papalapit na ang mga gwardya, kaya kailangang umalis ni na Delay at Nakudo. May napansin si Delay at tinanong niya ang bulag tungkol sa kanyang Pulse Heiress na mukhang pamilyar. Lumalabas na ang kanyang ama ang nagligtas sa buhay ng bulag, ngunit sa kasamaang palad ay namatay na ito. Pagkatapos ay tumakbo si Nakudo at Delay pabalik sa kanilang hukbo para lamang matuklasan na sinundan sila ng ilang gwardya. Ang mga tribesmen ay naghahanda upang lumaban, ngunit si Tiktik ay unang nagpakita at lumalaban sa kanila ng mag-isa. Pinatumba niya silang lahat gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban, ngunit ang isa sa mga gwardya ay nagpapanggap lamang na patay at sinasaksak si Tiktik nang lumingon siya. Nagmamadaling pumunta si Delay sa tabi ni Tiktik, sinabi sa kanya na kailangan niya siya dahil hindi siya tutulungan ng mga alipin dahil mayroon silang sariling propesya. Ipinaalala ni Tiktik sa kanya na maraming mukha ang mga propesya, pagkatapos ay iniabot niya kay Delay ang puting sibat bago mamatay. Pansamantala, dinala si Evolet sa silid ng warlord para mapakinabangan niya ito ngayong gabi. Maingat na ninakaw ni Evolet ang kanyang espada, ngunit bago niya may pagtanggol ang sarili, nag-ambala sila ng mga pari at mga gwardya, na agad na inaresto ang warlord dahil sa pagnanakaw ng isang alipin mula sa makapangyarihan. Sinadya lang pala ng One Eye yun para makapaghiganti sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ng pari ang espada mula sa kamay ni Evolet at natuklasan ang mga peklat mula sa marka ng mga ngaso. Ipinaalam ng mga pari sa makapangyarihan sa lahat, nagalit na galit sa balita. Bumalik kay Delay, inilibing niya si Tiktik habang ipinaalala sa kanya ni Nakudu na gusto ng kanyang ama na maging isa siyang mahusay na pinuno. Sa wakas ay tinanggap ni Delay ang puting sibat at binigyan ang mga tribo ng isang mahusay na talumpati tungkol sa pagtutulungan upang patayin ang mga higanti tulad ng ginagawa nila sa pangangalaman.
mga aso sa mga mame. Sa umaga, naghahanda sila sa isang plano. Matapos ibaon ang kanilang mga sibat sa buhangin, pumuslit sila sa kampo na nagpapanggap ng mga alipin at sinabi ni Delay kay Bako na siya ay magiging mangangaso ngayon. Nagsisimula na rin siyang magpasa ng mensahe ng paparating na laban. Samantala, si Evolette ay dinala sa makapangyarihan kasama ang Warlord na hinagupit dahil sa kanyang pagkakanulo. Ipinaalam din ng pari sa makapangyarihan sa lahat na malapit na ang isang malaking hukbo ng mga mandirigmang sibat, ibig sabihin ay kailangan nilang maghanda. Bumalik sa mga alipin, nahanap ni Nadelay at Karain ang mammoth na pinuno kaya ipinadala nila si Nabako at Tudu upang gawin ang kanilang bahagi. Pinalaya ng mga bata ang mga mammoth mula sa kanilang mga pagkakatali at nang matapos na sila, si Delay ay nagbigay ng hudyat upang simulan ang laban. Habang sinisimulan ng lahat ng mga spearmen ang pag-atake sa mga masters, sinubukan ni Delay na takutin ang mammoth na pinuno ngunit siya ay hindi nagtagumpay. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang mga gwardya at nilabanan sila ni Karain para bigyan ng oras si Delay. Isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang mga katribo. Galit na galit sa pagkawala ng isang kaibigan, sa wakas ay sumigaw si Delay sa mammoth ng malakas upang takutin siya at ang mga mammoth ay nagsimulang tumakbo pababa na dinurog ang lahat ng mga gwardya. Napansin ito ng mga alipin at sa wakas ay nabigyang inspirasyon din na maghimagsik kaya hindi nagtagal ay nakikipaglaban ang mga tribesmen sa kanilang mga mang-aapi sa buong lugar. Nang marinig ng Almighty kung ano ang nangyayari, inutusan niya ang mga pari na patayin si Evolette sa harap ng lahat para mawalan sila ng pag-asa. Sa sandaling makita ni Delay si Evolette, pinahinto niya ang mga mandirigma at hindi mapigilan ng mga alipin na mapaluhod nang marinig nila ang ingay ng trumpeta. Nagpakita si Almighty at nagbanta sa pamamagitan ng kanyang pari, kung hindi susuko si Delay, papatayin niya si Evolette. Tatanggapin lamang ni Delay kung papayagan niyang isama ang lahat ng kanyang mga katribo maging ang mga alipin. At hinayaan siya ng makapangyarihan sa lahat na makuha ang mga tao ng kanyang tribo, ngunit ang ibang mga alipin ay hindi niya pinayagan na mapalaya dahil sila ay pag-aari ng Diyos. Sa pagtanggi na tanggapin ang mga ganitong termino, inihagis ni Delay ang kanyang puting sibat at mabilis na pinatay si Almighty habang ipinapaalam niya sa lahat na hindi siya isang Diyos. Siya ay tao lamang. Dahil sa inspirasyon ng paghahayag na ito, ang lahat ng mga alipin ay sumama muli sa laban. Nakita ni Bako si One Eye at sinubukan siyang patayin para makaganti sa kanyang ina, ngunit nabigo siya sa kanyang pag-asinta at nakuha ng One Eye si Tudo. Ito ay nagpapatunay na isang pagkakamali dahil agad na pinatay ni Nakudo ang One Eye para iligtas ang kanyang anak. Habang ang mga alipin ay pumasok sa pangunahing gusali upang ibagsak ang mga pari at sunugin ang kanilang mga bangka, itinakas ng Warlord si Evolette at isinakay siya sa kanyang kabayo. Nagsimulang tumakbo si Delay sa kanila at nang makita siya ni Evolette, nagnakaw siya ng isang arrow para saksakin si Warlord na naging dahilan para mahulog silang dalawa. Si Evolette at Delay ay tumakbo patungo sa isa't isa, ngunit bago sila muling magsama, napatama ng Warlord ang kanyang pana at tinamaan si Evolette. Naramdaman ito ng matandang ina na agad na nagsimulang magdugo. Isang galit na Delay ang tumakbo sa Warlord at pinatay siya gamit ang puting sibat. Nagsisimulang ipagdiwang ng mga tao sa paligid niya ang kanilang tagumpay, ngunit si Delay ay may malungkot na mga mata mula kay Evolette na namatay sa kanyang mga bisig. Nasaktan dahil dito, tumakbo si Delay sa mga mammoth upang humingi ng maawang wakas ng mga bagay para sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling iyon, ang matandang ina ay nagbigay ng kanyang huling hininga. Sa kanyang pagkamatay, muling nabuhay si Evolette. Tumakbo si Delay sa kanyang pinakamamahal sa buhay at ang mga tribesmen ay nagsimulang magdiwang para sa oras na ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga tribo sa kani-kanilang mga nayon. Binigyan ni Nakudo si Delay ng ilang mga buto na nakolekta ng kanyang ama, na dapat makatulong sa pagpapakain sa kanyang mga katribo. Ang magkabilang tribo ay nagpaalam ng tuluyan dahil iyon na ang huling pagkikita nila. Sa huling eksena, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Delay at ang mga nailigtas na tribo sa kanilang tribo at itinanim ang mga buto na nagsimulang tumubo ng medyo mabilis. Si Delay bilang bagong pinuno at sapat na pagkain upang iligtas ang nayon, sa wakas ay natupad na ang hula ng matandang ina. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.